Walang krimen. Exempted yan. Hindi ka pwede madimanda ng parricide or murder kung nahuli mo ang asawa mo na nakipagtalik sa iba on the act of sexual intercourse or immediately thereafter. So there is no criminal liability. Ang possible lang na penalty dyan is destiero. But there is no parricide with respect sa asawa mo na pinatay mo. There is no murder or homicide sa kanyang kabit. Bakit? Wala kang intention to kill. Dumilim lang yung paningin mo kasi nakita mo yung asawa mo nakipagtalik sa iba, and that's very one of the exempting circumstance na hindi ka makukulong sa pagpatay. Oh, pero yung destiero ba na binanggit po sa batas ay sa exceptional circumstances ng parricide, matatawag po ba ito na penalty? Hindi. Actually, yung destiero, what do you mean by destiero? Ang ibig sabihin ng destiero, hindi ka makukulong, but palayasin ka sa lugar ng asawa mo. Bakit ganon? Ang exempting circumstance kasi ng pagpatay na nahuli mo yung asawa mo na nakipagtalik sa iba, hindi iyan matatawag, there is no criminal liability. So there is no penalty, therefore, there is no criminal liability. Pero bakit may destiero? Ang purpose ng destiero is to protect the accused sa vendetta or retaliation sa mga kamag-anak ng asawa mo na pinatay mo. Baka mag-retaliate sila. So, ang purpose ng batas, dapat lumayas ka sa lugar na yan to avoid any further violence. So, for your protection against vendetta or retaliation sa mga kamag-anak ng asawa mo, dapat kang umalis sa lugar na yan. Thank you, Kuya Mark. Kuya Mark, may prescription period po ba sa mga krimen na yung pong binanggit? For example, parricide. Mayroon. Mga more than 20 years. So, kailangan, pero kahit na 5 years pa lang, kahit 2 years o 1 year, mas maganda, i-file mo immediately. Kasi kung after 5 years, doon ka pala nag-file, after 10 years, doon ka pala nag-file, yes, wala pang prescription. But it may affect your credibility as a witness. Bakit? Ang tanong dyan ng court, ba't ngayon ka na nag-file after 5 years? Bakit hindi ka nag-file immediately? So, very lesson, kung may kaso, for example, you're a victim of one case, immediately you need to file a case. Not about the prescription, but it may affect your credibility as a witness and as a complainant. Pero yung exceptional circumstance, Kuya Mark, sa parricide, kung lumagpas na ng 1 hour bago niya pinatay ang kanyang asawa, ano yun? Meron pa rin, present pa rin. Ang tanong dyan, hindi about 1 hour, 2 hours, 3 hours. Hindi ganun ang sabi ng ating Supreme Court. Ang sabi ng Supreme Court, kasi very clear ang sinabi ng batas, caught in the act or immediately thereafter. Ano bang ibig sabihin ng immediately thereafter? Kailangan ba na pagkatapos ng sexual act, nakita mo nagkatabi yung dalawa, patayin yung dalawa, ganun ba? Wala namang ginagawa, nagkatabi lang. So caught, is it what they call caught in the act? Hindi naman magkatabi lang, kailangan there is a presumption that they had sexual intercourse. But sabi ng batas, hindi 1 year or 1 hour or 2 hours, sabi lang ng batas, there must be continuity. Ibig sabihin, there must be continuity sa paghuli mo, nahuli mo, tapos tumakbo yung kabit, tumakbo yung asawa mo, tapos pinagtataga mo sila, after 1 hour or 2 hours, nahuli mo sila, yan, binaril mo, are you criminally liable? No. But because there is continuity from the surprise ka, nahuli mo sila, nakipagtalik sa iba, tapos there's continuity also from the infliction of physical injury or from the killing. Basta may continuity lang. So there is no crime as long as the death must be the ultimate reason of the outrage or yung pagdilim ng paningin ng asawa mo or ang paningin mo. That's why nagawa mo yan. O, hindi natin sinasabi na we are encouraging na pumatay. Here. Ang sinasabi lang natin dito, may batas na ganon na yes. The pag nahuli mo yung asawa mo and caught in the act or has just immediately thereafter, basta continuity yung pag surprise mo sa paghuli at sa kapagtaga mo, hindi ka makukulong, ang penalty lang destiero. But actually ang destiero, sabi ng mga expert ng criminal law, hindi yan penalty, but ang purpose diyan is to protect you from the vendetta or retaliation from the relatives ng asawa mo. Pero kung may nadamay na ibang tao nung binaril niya ang kanyang asawa, may criminal liability po ba? For example, binaril mo yung asawa mo kasi nahuli mong nakipagtalik sa iba. Tapos, sa pagbaril mo, yung chismoso sa labas, yung mga marites, natamaan mo. Ako po. Oh, di ba? Nakisaw sa yung mga... Yes. Yung kamag-anak, nakisaw, nakitingin eh, nakichismis. Tapos, nabaril mo din kasi natamaan siya kasi lumapit yung marites na yan. May criminal liability ba yung bumaril? Sabi ng batas,
there is criminal liability, but not hindi homicide or hindi kuan lang ang hindi physical injury, negligence lang. So there's still liability, negligence resulting to physical injury. Bakit? Kasi natamaan mo siya, negligent ka. So natamaan mo yung chismoso. But hindi mo pwede sabihin na murder din yun or homicide din yun. Kasi in the very first place, wala ka namang intent to kill or intent to inflict physical injury sa Marites. Natamaan lang siya dahil sa pagiging chismoso niya.